Hello everyone! Gusto mo bang pumunta ng UAE para bisitahin ang iyong parents, kapatid, or asawa, or anak pero hindi eligible to get an affidavit of support? This video is for you. Disclaimer lang agad. Lahat ng babanggitin ko ay personal research ko lang ah, syempre to help you out with the information you need. Some of you might know this already but some of you might not. If by any chance, may mga information akong kulang na nabanggit, pwede din kayo mag-leave ng message sa comment section para at least maging aware din ang iba. Nakatulong na din kayo, diba? Okay, gusto ko lang i-shout out si Boss Jody and si Kat. Sila yung active kong kausap lagi sa WhatsApp and nagbibigay sila sa akin ng mga words of wisdom. And na-appreciate nila yung effort na binibigay ko for this channel para makatulong sa iba. So, let's start. This content is a sequel of this video about affidavit of support and guarantee, but this time iba naman. This is about you going to UAE as an immediate family member of your sponsor without an affidavit of support and guarantee. Many people are still asking me this. Sir, kukunin ako ng father or mother ko sa Dubai pero di aabot ang salary para makapag-acquire ng affidavit of support. Anong gagawin? Sir, kukunin ko ang anak ko para igala dito sa UAE pero sabay-sabay kami nga alis. Sir, ex-OFW ako pero visit ko po kapatid ko sa Dubai. Wala bang chance na makuha ko ng kapatid ko? Or wala na bang chance kapag walang affidavit of support? Huwag kang malungkot, may solusyon na tayo dyan. Kung mapapansin nyo sa requirements ng affidavit of support and guarantee, merong first and second degree na tinatawag din natin as immediate family member. So sila yung may issue ng affidavit of support based on the requirements ng consulate natin sa UAE. So yun nga, paano naman kung pasok ka nga sa first and second degree of consanguinity and affinity? Pero hindi naman kaya makapag-apply ng AOS dahil sa salary threshold. So, some of you might be wondering while listening to me, how is that possible? Sigpit ngayon ng immigration? So, today I'm going to teach you the best way I've ever known so far, which you can use as a proof that you do not have to provide affidavit of support if you are an immediate family member. So, let's dive in. Sa mga nakalusot na at recent kong kausap, ang normally ko kasing sinasabi ay i-check nila sa website ng IATF at Bureau of Immigration ang travel requirements. So, dahil pahigpit ang pahigpit, syempre kailangan natin sumabay. Kailangan din natin maging madiskarte at mag-research. Domino effect kasi yan eh. The more na na-encounter ng immigration na lack of documents ang isang passenger, yung kakulangan na yun ang hahanapin din niya sa ibang passengers. So, the more naman na nagiging prepared ang isang passenger, nagiging standard din siya kadalasan ng mga IO na bakit ikaw kaya mong i-provide lahat ng docs yung ibang passengers, hindi. So, for me, ang labanan kasi sa pagharap mo sa IO is yung preparedness mo talaga. Hindi lang physically, mentally, spiritually, emotionally prepared. Dapat complete na complete ka sa documents mo at fully aware ka, syempre, sa ginagawa mo at pupuntahan mo. Kung napanood mo yung mga nakasama ko sa content mula kay Kat, na sponsor ang kanyang father without ASG, kay Kriza na sponsor ang kanyang mother without ASG, kay Lester na sponsor ang mother without ASG, si Jen na sponsor ang kapatid without ASG, si Gina na in-invite ng kapatid without ASG, si Raven na sponsor ng parents niya without ASG, si Miss Cheryl na umuwi ng Pinas tapos sinundo si Cherry without ASG, si Miss Star na pinunta ng kanyang brother without ASG, si Nell na colleague ko dati sa Pinas, pinuntahan niya brother niya without ASG, si Jamie na pinuntahan ng kanyang husband without ASG. May nag-comment din sa ibang videos ko sa channel na to at ang sabi niya, my daughter, the luckiest, si Jess arrived today from the Philippines. Okay, have you seen the pattern?
You should be all ears right now. Listen carefully. Lahat sila ay immediate family members at pasok sa first and second degree of consanguinity and affinity. Magkakaiba din sila ng experience, ha? Yung iba magkasabay umalis ng Pinas. Yung majority naman is mag-isa lang umalis at nasa Dubai ang sponsor. So paalala lang, the reason why I'm doing this is for you to be educated sa information na dapat nyong malaman. So let's go. Ipapakita ko na sa inyo ang proof na magagamit nyo na makakapagtanggal ng sakit ng ulo nyo, kakaisip, dahil wala kayong affidavit of support. This is from the Department of Justice Memorandum Circular Number 036 issued on June 15, 2015 by the Department of Justice in Manila. This is about the guidelines on departure formalities for international bound passengers in all airports and seaports in the country. Okay, pursuant to the Republic Act number 9208, otherwise known as the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, and it's implementing rules and regulations. So, hindi ko na babasahin yung sumunod dito. Skip tayo dun sa providing for definite parameters in the strict enforcement of immigration departure formalities intended for the prevention of trafficking in persons, illegal recruitment, and other related offenses are hereby promulgated for strict implementation and or compliance by all concerned. So, punta tayo doon sa Section 4 of Special Cases, Item number 4, immediate family members of overseas Filipino workers or OFW traveling with a tourist and or temporary visitor's visa shall be allowed without need of further inspection, provided they establish relationship within the first degree of consanguinity or affinity. Ito yung spouse, children, and parents. Provided further that they present photocopies of the following documents of the overseas Filipino worker. So, yun lang. Magpo-provide lang kayo ng photocopy ng passport nila, visa nila, OEC nila, NSO. Pero ang experience ko ngayon is ang hinahanap talaga nila is yung original. Mas better sa kanila yung original kasi tingin ko, madali kasing pikiin kapag naka black and white lang. Madali siyang i-edit. So yun, mas prefer nila yung original para hindi siya napepeke. I'm talking about the NSO, yung PSA. Pero yung passport, visa, overseas employment certification or OEC, pwede yan, photocopy lang. So, in my opinion, kung immediate family member ka, ia-allow ka na without need of further inspection. So, ibig sabihin, hindi ka na isa-second IO, hindi ka na i-hold for further inspection, basta ma-establish mo lang agad yung relationship nyo within the first civil degree of consanguinity or affinity. So, kung mapapansin nyo, first degree of affinity and consanguinity lang ang binanggit dito. Pero kasi, based sa mga nakasama ko sa content, napasok naman sa second degree of affinity and consanguinity, ay hindi naman hinanapan ng affidavit of support as long as mapoprovide mo lang talaga yung proof of relationship and then yung proof mo na babalik ka talaga ng Pinas. Okay, pwedeng nyo ito print at ipakita sa immigration in case lang hanapan kayo ng affidavit of support, lalo na kung pasok ko sa first degree of consanguinity and affinity. So, nag-research ako kung mas may updated na guidelines pa dito. So, for ito pa lang yung nakikita ko, in my opinion, hahanga ang immigration sa inyo if ever na i-present nyo itong documents na to, because not everyone is aware of this memorandum. Papapakita nyo talaga na prepared kayo at alam nyo yung guidelines on departure formalities which they are using to assess international bound passengers. I hope na madami kayong natutunan sa content na to. If nagugustuhan nyo yung mga contents sa channel na to,
please subscribe and smash the notification bell para updated kayo sa mga next kong content. Bye-bye!